So ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw mag-assemble tayo ng fish stunner o fish shaker na transistor type. So ang mga gagamitin nating pyesa ay transformer na EI 3 amperes, pwede ring 2 amperes, pero ang pinakamaganda 3 amperes. Tapos yung manipis lang yung EI niya mga bro. Meron kasi makapal yung EI, di ba? So, gagamitin tayo ng transistor na D718. Pwedeng C5198 o yung 5200. Pwede rin yung mga PNP, mga bro. So, i-reverse lang natin yung ating diagram. Yung polarity ng diagram natin tsaka yung diode. Gamitin tayo ng diode na IN diode. 4001. Pwede rin yung 4007. O kung anong IN diode ang available, pwede. Tapos, resistor na 10 ohms, 10 watts para sa ating feedback. So, yung rewind ng ating transformer, tatanggalin natin. So, mag-rewind tayo ulit ng primary gagamitin natin ay number 18. Pwede ring number 16. So, 10 by 10, malakas siya. 11 by 11, okay lang. 12 by 12, yun ang pinakamaganda mga bro. Hindi ganong umiinit yung transformer natin. Tapos, hindi naman... Pero mas malakas pagka 10 by 10. So, ang feedback natin naman, number 21, 6 by 6 lang. 9 by 9 yung nasa diagram. Yung secondary natin, number 23, 320 turn. Pwedeng 350 turn or 300. Huwag lang tayo lalabas sa 350 dahil magkakaroon na tayo ng current loss. Sayang lang yung copper na gagamitin natin dahil useless siya. So, ito yung diagram na gagawin natin, mga bro. So, ayan, di ba? So, umpisa na natin ang paggawa. So, ayan, mga bro. Ulitin ko yung gagamitin natin. 3 amperes na EI core. Ayan, naka-ano na siya. Dismantle na. Ba, nakalas na natin. So, umpisan muna natin yung paggawa ng yung winding. Bali, ganito lang, mga bro, ah. Ang pagre-rewind, kaya kahit saan papunta mga bro, either papunta doon o pababa. Basta ang magawa nyo, 10 by 10. So, 10 mga bro. Ulit, unahin muna natin to. So, yan mga bro, papaikot nyo lang sa bobina. Hanggang maka-create kayo ng... Tapos, mas maganda, medyo mahigpit. Yan, papaikutin nyo lang. Bibilangin nyo. 1. 2. Yan, hanggang maka-10 kayo. Pag nag-10 na mga bro, bali palalabasin nyo siya dito. Tapos, another. Huwag nyo puputulin ha. Ituloy nyo lang. 10 uli. 3. So, ito na siya mga bro. Ayan, di ba? Nung pagkasapit ng 10, pinalabas ko siya doon. Pero hindi ko siya pinutol, dinugtong ko siya ulit pabalik. Tapos, another 10 na ikot na naman. Tapos, yung dulo niya, ito na yun. Pag 10, ito na yun. So, 10, tig 10 na ikot. Bali, 20 ikot yan. Diba? Pagpapasamahin natin. Pero, 10 by 10. Kasi magdadalawa tayo ng line. So, pwede na natin siyang balutan. Yung papel niya, ibabalik lang natin. So, ayan mga bro, natapos ko ng balutan. So, electrical tape nilagay ko. Pero mas maganda ilagay dyan mga bro yung masking tape. Tapos, ilalagay natin yung ating secondary. So, number 23. Ito na try ko na mga bro, kahit na hindi naman sobrang ganda nung pagkakaikot nyo. Okay naman, pwede naman. So, umpisa na natin. Itong
Number 23 mga bro, nabili ko to sa ano, sa hardware. Tig ano yung kilo niya? Tig 80 pesos per 100 grams. So mas maganda bumili kayo bago kaysa doon sa gumamit kayo ng sa degaussing ng TV. Na try ko kasi yun, tumatalon yung kuryente, nasusunog. So pero pagka bago, hindi. Makapal kasi yung ano nito varnish. So bali ang ikot natin mga bro, bali pupunuin ko lang. O kung mabibilang yan ng 300 hanggang 350 na ikot, mas okay yan mga bro. So, ganun lang mga bro, hanggang mapuno. Tapos, pwede naman kahit na hindi na siya ganong maganda. So, ayan mga bro, naka, bali yung ginawa kong secondary, 320 na ikot mga bro. So, bali, medyo marami pa akong natira. Mga nasa ano to, mga sobra sa 100 grams. Siguro nasa mga 120 grams yung nagamit ko sa para sa ating secondary. So pwede na natin siyang balutan. And hindi naman siya ganong ano, 'di ba? Pulido 'yung pagka-winding ko. Pero yung mga first hanggang third layer maganda, mga ano siya maganda. Pagdating ng fourth medyo nagkaganyan. So okay lang naman 'yan, bro. So pwede na nating balutan ng masking tape. So ayan mga bro, bali tapos na natin i-rewind yung transformer. Bali ito yung ating primary. Mayroon siyang center. Number ano to, number 18. Tapos yung secondary natin, bali baliktad ko na ilagay dito sa una palabas. Kasi madalas kasi nakatayo eh. So ito pala nakadapa. Tapos yung feedback niya, ito number 23. Kung paano yung pagkakalagay nung yung ano natin, yung primary, ganun din yung feedback. Bali 6x6 lang ang ginawa natin. Di ba? So napakadali lang nitong i-ano ko mga bro, mas okay ito kaysa dun sa MOSFET type. So ito na mga bro kung paano siya gawin. So ayan mga bro, dahil demo lang naman yung gagawin natin, so hindi naman ito yung permanenteng ilalagay ko na heatsink. So ginawa ko lang to bilang demo. 2x2 lang muna ilalagay natin mga bro. So bali yung primary natin, i-coconnect natin yan. Bali kabilaan tayo dalawang linya, di ba? I-coconnect natin ito sa collector ng ating transistor. So ganoon lang mga bro ha. So 2x2 lang muna. Kukunyak natin dito. Direkta na to mga bro ha. Wala siyang dugtong. Habaan nyo lang yung nakalabas sa primary nyo para kahit wala na siyang dugtungan. Ganun din yung kabila mga bro ha. Sa collector din. Bali yung center natin, siya yung magsisilbing positive na linya. Yan, collector. Collector pa rin dito. Tapos mga bro, yung feedback naman natin, feedback natin, dito natin i-coconnect, ilalagay yung ating diode. So makikita nyo naman sa diagram yung kung paano pagkakalagay ng diode. Bali kung kayong gagawa mga bro, agandahan nyo na lang. Pagandahin nyo na lang. Yan, yung labas, yung isang linya ng feedback, doon natin i-connect yung ating diode. So i-connect natin yung ayan, yung kung sa term kasi ng electronics mga bro, balik tayo dyan. Pero para mas maunawa nyo, ito na lang yung gawin natin positive, ay negative kung saan pumapasok, di ba? Pero positive talaga yan.
Dito niyo i-tatap yung feedback. Tapos yung dulo niya, yung kabila naman, itatap natin sa base ng transistor natin sa base. So bali isa lang na diode, kukunek natin sa dalawang base ng magkabilang linya. Then, itatap ko siya sa base. Bali, ito yung base, yung unang pin. Tapos, yung base ng isa, itatap niya lang uli sa base pa ng isa. Di ba? Bali, naka-parallel lang sila. So, sa kabila naman, ganun din. Pala mga bro, nakalimutan ko na ilagay ko na pala kanina. So i-coconnect din natin to sa base. So napakadali lang yung gawin, di ba? Tapos yung base ng isa, i-jumper nyo lang sa kabila. So bali ganito mga bro. Huwag kayong gagamit ng manipis na stranded wire dito mga bro. Kailangan makapal. So pwede yung sa mga saksakan ng mga appliances natin na TV ganyan. Makakapal yung stranded wire yun. So yan, nakakunyak siya sa kabilang base. Dalon din yung kabilang side. Pag gumamit kasi kayo ng manipis na wire, so nababawasan yung current natin. Yan. So malapit na tayong matapos mga bro. Bali yung resistor natin na malaki, itong 10 watts, 10 ohms, i-coconnect naman natin sa parehong center tap nung feedback at saka ng primary. So dun siya nakakunyak mga bro. Itong kabila sa center tap ng feedback, kabila sa primary center tap. So pag natapos to mga bro, bali hindi naman ganito talaga yung itsura nito. So ilalagay ko siya sa gilid. So ayan, tapos yung lahat ng emitter mga bro, yung magsisilbi nating negative emitter, pagsamahin nyo lahat yan. So konektado lahat yan sa negative. So ito yung ginamit ko na number 16 na wire. So ikokonek ko lahat nung mga emitter. So left and right magkakasama lahat yan. So discard yan nyo na lang paano yung pagsasamahin. So ayan mga bro, bali nakunak na natin lahat ng emitter niya. Maglalagay tayo ngayon ng positive ng linya dito sa may ano, center ng feedback. Ay, center ng primary. Center ng primary. Yung positive natin. Tapos yung negative natin, dun sa itong emitter. Sa nakatap yung lahat ng emitter. Ito yung magsisilbi nating negative. So mamaya mga bro, marami pa akong sasabihin sa inyo para lubos nyo maunawaan yung paggawa ng transistor na inverter. So ayan, try natin mga bro kung tutunog na siya.
Hindi ko alam kung gagana ito na maayos. Low watt na yung battery ko eh. Bali yung ginamit yung battery ito. 12 and 12. Dali, double check natin. So, okay na mga bro. Try natin. Yun, tumutunog siya, di ba? So, try naman natin yung ano niya, yung secondary. Bali, lalagyan pala natin yung isang linya ng secondary ng capacitor. So, kung meron kayong mga kudrado, yung 3 microfarad, mas maganda yun mga bro. Kasi yung bilog, parang medyo malaki. Diba? Pagka kudrado kasi flat siya, so mas madali siyang i-attach. So, hinangin natin itong isang linya. Hindi siya naka-parallel bro, ha? Naka-series lang itong capacitor. So, ngayon try natin yung spark test natin. Sa ano mga bro, sa Facebook, marami nagpo-post ng tatanong mahina yung tunog ng ano nila ng ginawa. So kapag mahina yung tunog mga bro, sinasabi nila ano daw mahigpit lang daw yung transformer. Pero hindi mga bro, pag mahina tunog, mahina rin yun base sa aking observation. So spark test natin. Natatakpan ng ano. Diba? Malakas yung spark niya mga bro. Meron siyang arcing. So hindi nyo ito matitest sa gamit yung inyong tester, analog man yan o digital, dahil masisira yung tester nyo. Hindi dahil sa mataas yung voltage niya mga bro. Bali yung ganito kasing inverter, hindi naman umaabot ng 500 volts yung output nito mga bro. Maximum nito nasa mga 300 volts lang talaga. So kaya nasisira yung tester natin dahil meron siyang arcing. So kung walang arcing, kung gusto nyo walang arcing, gumamit kayo ng secondary, number 21. Yan, wala nang arcing yung number 21. Pero kung 23, 24, 25, meron talagang arcing yan. Lalo na, ibig sabihin, pagka may arcing, okay yung gawa nyo, maganda. Kapag kasi spark lang siya na maliit, ibig sabihin, mahina pa siya. So, at saka mga bro, yung transistor, yan, 2x2 nakita nyo malakas. Pero mas malakas mga bro, kung habang dumadagdag ka ng transistor, mas dumadagdag naman yung current mo. So, yun nga lang mga bro, habang dumadagdag yung current mo, dumadagdag din yung consumo mo sa battery. So, magiging mas matakaw siya sa battery. Ngayon, kung so, malakas, maraming tilapia sa inyong lugar, so, pwede mong gawin 4x4 hanggang 5x5. So, yun lang mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo. Pero, ipapakita ko yung finished product ko mga bro. Bali, ito rin yung transformer. Tapos, ilalagay ko lang siya sa isang lagayan. So, yung heatsink papalitan ko dahil meron akong naka-ready heatsink. So, ayan mga bro. Ito na yung ating finished product. So, kung makikita nyo, 3x3 lang yung ginawa natin, di ba? Pagka gagawa kayo nito mga bro, kailangan talaga yung ang isa sa technique dyan para malakas siya, yung winding natin kailangan mahigpit. Diba? So, bago natin siya i-test, bali grinder test natin siya mga bro. Pero bago yun, pag-aralan muna natin yung mga posibleng tanong. Transistor. Sa transistor mga bro, pwede yung NPN at PNP. For example, ginamit mo ay NPN. So, kailangan lahat NPN. Pag PNP, kailangan lahat PNP. Pagka PNP siya, itong diagram na to, yung polarity magre-reverse. Tapos, yung diode na nakalagay dalawa para sa feedback, magre-reverse din siya. O, babaliktad, di ba? Tapos, sa yung mga regulator ng T
TV at saka horizontal output, pwede ba 'yon mga bro? Bali nag-test, nag-try kasi ako noon. Pwede naman siya, yun nga lang madidismaya kayo sa resulta dahil yung magiging output nyo ay mahina lang mga bro. Hindi siya katulad talaga ng transistor ng amplifier na malakas talaga. Tapos sa switch naman, maglalagay kayo talaga dito sa ano. Ayan, tingnan nyo sa diagram, di ba may switch. So yung ginawa kong switch, ano lang naman to, tornilyo lang eh. Pagka dyan kayo naglagay ng switch, kahit manipis lang, ito lang ginamit ko, ganito lang oh. Yung I-core. Kapag naglagay naman kayo ng switch sa mismong connection ng positive o sa negative, direct, hindi siya maganda mga bro. Yung switch nyo, sobrang lakas uminit. Hindi katulad pagka dito kayo naglagay, sa nakalagay sa diagram. Talagang hindi siya umiinit mga bro. Okay siya. Tapos yung secondary natin, yung iba ginagawa lang sobrang dami, puno. Umabot ng 400, 450 turn, di ba? So hindi naman kailangan na sobrang dami mga bro dahil kapag sumobra ka na sa turn, yung current mo bumababa naman. For example, yung maximum, yung maganda yung resulta natin sa 320 turn, pagka nag 400 ka pa, yung hindi madadagdag yung kanyang voltage, nababawasan naman yung kanyang current. Sa battery gagamitin naman, sa mga transistorized, ang battery ginagamit ay dapat yung malaki. Pwede naman yung ganito, 12 and 12. Magagamit pa siya ng 2 hanggang 3 oras. Pero kailangan malalaking battery talaga, 25 amperes. So tapos yung sa battery mga bro, yung wire na gagamitin nyo kailangan makapal. Ito medyo manipis siya kaya dinoble ko. Nakakabawas kasi ng ano yan eh, power eh. Kapag manipis. Yung switch, kung ginaya nyo yung nasa diagram, kahit manipis lang yung wire nyo, pwedeng-pwede yan mga bro. Tapos ito, habang ginagamit natin to, natural na umiinit. Tapos nangangamoy kasi yung resistor nalagyan ang tawag dito? Yung varnish. Electric varnish ang ginagamit dito mga bro. Electric varnish. Nabibili yun sa mga hardware. So, pagka sa maliliit na hardware kayo bibili, hindi nila alam yung electric varnish. Plastic varnish yung alam nila. Bali, pangalan pala niya talaga ay insulating varnish. So, ganito siya. Insulating varnish. Tapos yung lalagyan nyo lang varnish yung mga joints ha, kahit huwag na yung collector kasi yung collector exposed na yan eh, itong mismong heatsink collector na to eh, mga pinagdugtungan lang ng hinang. So test na natin siya mga bro. Dun sa unang video, spark test ginawa natin. Ngayon naman, grinder test. Check natin kung mapapaandun niya ba itong grinder na hindi ako sigurado kung ilang watts to. Pero nasa 500 to 700 to. So, hindi natin, kailangan mga bro, siguraduhin natin yung paglalagay ng positive tsaka negative. Pag nabaliktad kasi yan, masusunog yung ating mga transistor, masushorted. Tayo na rin yung tunog.
Yan, yung nagawa natin ngayon mga bro, matining yung kanyang tunog. Ibig sabihin yan, maganda yung ilalabas niya current, malakas. So yung voltage pala nito mga bro, uulitin ko, hindi naman siya ganun kataas. Nasa mga 200 volts lang siya, o baka mababa pa nga. Kaya lang naman hindi siya natitest dahil yung ginamit natin na secondary manipis, so kakaroon siya ng arcing. Yung tester natin, yung printed board niya magkakalapit, kaya pag tinester natin yung output niya, nagkakaroon ng arcing sa mismong printed board. So hindi naman totoo yung sinasabi ng iba na nasa 1000 volts siya, hindi mga bro. Mababa lang yung volts nito, nasa below 200 volts nga lang yata. So, try na natin sa grinder. Yan mga bro, ito yung saan ng grinder. Ang tingnan niya, gano'n siya kalakas. Diba? So, gabi na mga bro, hindi natin pwedeng tagalan yung pag-test natin. Pero kita niyo naman, umikot ka agad ng mabilis mga bro. Parang katulad lang siya sa pagkasaksak sa outlet. So, ibig sabihin, yung nagawa natin stunner ngayon ay malakas. Maganda yung kanyang current. So, sana marami kayong natutunan mga bro. Abang pa tayo sa susunod na video, mag-upload ulit ako ng contact point, yung stunner na ni contact point. So, umpisa natin sa pagka from the start tayo to end mga bro. Para wala nang masyadong tanong pagka natapos natin. Yun lang mga bro, maraming salamat.